Hello sa lahat ng nanonood ng video na to. Ang pag-uusapan natin dito is paano mag-start ng online business. Yan! Napakasarap pag-usapan kasi ang dami naghahanap ngayon at ang dami nagtatanong paano ba kumita online sa panahon na may coronavirus. Kasi ang hirap paglalabas-labas ngayon ng bahay dahil nakakatakot dahil baka mahawa tayo. So, the only way is to, find a business o pagkakakitaan na pwede natin gawin online. Bukod pa sa napakadaming advantages ng negosyo online dahil almost of the transaction ay kayang gawin online. Okay? So, sa mga gusto matuto, panoorin mo yung video na to hanggang sa matapos. Alright, so tip number one, kailangan willing kang matutunan. Yun! Ang tawag dyan is willingness to learn. Lahat ng bagay, mga kaibigan, basta ginusto mo, matututunan mo. Alright? Sa panahon ngayon, bawal na mag-inarte. Kung ano yung mga pagkakakitaan sa panahon ngayon, para mabuhay, mabuhay ang pamilya, matugunan ang mga gastusin. Mga kaibigan, kailangan malakas na loob natin para pag-aralan yung mga bagay na dapat nating pag-aralan. Bukod dyan, nandito kami ng mga coach, mga mentor na pwede magturo sa inyo paano ito ginagawa, paano ini-execute ang online business. Kasi kami, medyo may marami-rami na kami experience sa ganitong klaseng negosyo. So, willing kami magbigay sa inyo ng help libre para i-guide kayo how to do business online. Okay? So again, uulitin ko, number one tip, kailangan willing ka at dapat gustong-gusto mo nang matutunan. Okay? So yun yung number one mo na dapat gawin. So humble yourself, makinig lang, makinig sa mga tao, sa mga kaibigan na may mga opportunity na ginagawa online at kumikita sila online. Okay? So that's tip number one. Tip number two, mga kaibigan, is research online. Pwede ka mag-research online kung ano yung mga online business today na patok at bumibenta at maraming kumikita. So pwede mo siyang pag-aralan. Pwede kang mamili. Napakaraming online. So do your research, mga kaibigan. Provide your good internet connection and with that, marami ka na makikita online, kahit sa Facebook, sa YouTube, ano mga opportunity online na pwedeng pagkakitaan. So, yun yung second thing na gagawin mo. Do your research online. Third, mga kaibigan, syempre, kung nakita mo na yung negosyo na gusto mo, pangatlo mong iisipin at ikukonsidera yung capital. Yan! Lahat ng negosyo, mga kaibigan, bago magsimula, bago kumita ng malaki, o bago yumaman ang mga negosyante, mga kaibigan, ay may puhunan. Namuhunan. Alright? And good news naman, maraming business opportunity today, online, na kung saan, maliliit lang ang puhunan na pwedeng kumita ng malaki. Napakaliit lang. And walang masyadong overhead expenses, mga kaibigan, pwede kang kumita ng malaki. Okay? So, yun yung pangatlo, mga kaibigan. Iko-consider mo yung magiging capital mo sa napili mong negosyo online. Pang-apat, maghahanap ka kung saan tingin mo yung negosyo mong napili online, saan maganda i-promote sa mga social media platform. To give you an idea, madali mag-promote sa Facebook kasi walang bayad. Ang puhunan mo lang, internet. Okay? Since nagpe-Facebook ka lang din naman, nagpo-post tayo naman kung anong post lang din naman, minsan mga negative post pa, wala namang natututunan na maayos-ayos yung mga ka-Facebook natin. Why not to promote your online business with your Facebook account para pagkakitaan yan? Alright? So, pwede ka mag-post sa Facebook timeline mo. Okay? Kung paano mag-post, maraming mga coach tulad namin na magtuturo sa inyo kung paano mag-post online, paano ipopromote online sa Messenger. Pwede mong isend sa Messenger sa mga friend mo. Pwede kang gumawa ng Facebook page. Pwede mong i-post para mas makita ng mas maraming tao. Pwede mong ipromote sa YouTube. Pwede mong ipromote sa Twitter. Pwede mong ipromote sa Instagram.
mga kaibigan, napakaraming social media platform na kung saan pwede mong i-promote ang negosyo online, lalo na ngayon. So, yun yung pang-apat. Pang-lima, mga kaibigan, pag nag-promote ka na, kailangan consistent yung pagpo-promote mo. Hindi pwedeng sinipag ka ngayong araw na to, excited ka mag-promote, tas kinabukasan, bigla kang tinamad mag-promote, hindi consistent yun. Mga kaibigan, ang susi ng tagumpay, anong bagay man, anong career man, kailangan yung consistency. Kailangan tuloy-tuloy lang. Okay? Kahit wala pang bumibili, wala pang pumapansin sa mga post mo, wala pang pumapansin sa mga pinopromote mo, tuloy-tuloy lang. Kasi ang totoo niyan, mga kaibigan, ang mga customer or ang mga kliyente, nag-o-observe lang yan sa mga tao na consistent sa kanilang ginagawa. Okay? Kasi pag nakikita ng mga tao na to na ikaw ay consistent, ramdam nila na seryoso ka sa pinasok mo negosyo. Okay? And ramdam din nila na kung hindi ka seryoso o try ka lang. Okay? Ramdam nila. So with that, kung makikita ka na hindi ka seryoso, hindi ka consistent, hindi sila bibili ng produkto mo. Hindi sila sasali sa negosyo mo. So mga kaibigan, yung tip number 5, napaka-importante that you have to be consistent pag sinimulan mo na ang online business mo. Okay? So with that, with this video, yun lang muna. And next video, pag-uusapan natin kung paano pa natin mas palalawakin yung online business mo. So, kung bago ka sa channel na to, i-follow mo lang, subscribe mo lang para ma-notify ka with my next video. Okay? Salamat sa panonood.